Good morning everyone. So guys, nandito na naman ako sa aking trabaho. Ayan, ayan na guys yung radish ko, ang laki na nila at maraming laman, titignan natin. Ayan na yung laman niya, ang laki na. Ayan, malaki na. Pwede na siya gulayin, diba? Marami na to guys. Ayan, marami na sila. Ayan, malaki na sila guys. Ayan, kahapis na nga kami ng marami ni Amo. Radish, pwede na siyang harvestin. Yan na pinuhat si Kuyas. Yan, malaki na siya. Diba? Pwede na. Pwede na siyang harvestin. Ah, tignan naman yung ating bagong tanim. Yan. Bagong tanim. Gulay. Ito po yung bagong tanim ko na radish. Yan. Pagka naubos na yung una kong tanim, may sumusunod na naman bagong tanim na radish. At ito naman yung aking bawang. Ayan, pwede na siya magulay. Kasi itong bawang, pag nag prito ng isda, itong dahon ginagamit ng amo ko. Masarap kasi ito sa ano, yung sa ano na isda. Prito mo na yung isda, tapos isa na bawang, sibuyas, luya. At yan, ihalo yan, yung dahon. Tapos lagyan nila ng kunting sabaw, lagyan nila ng kunting asukal. Ganun sila. So tuwang-tuwa ng amo ko, malaki na daw yung bawang. At ito naman yung aking luya. Yan yung aking loya guys, hindi pa natapos damuhin. Yan, magdadamo ako, may tatapusin lang akong damuhin. Yan, magdadamo muna ako guys. Anong oras na? Alas 9:30 na, hindi pa ako nakapag-umpisa magtrabaho. Kapay! Yan guys, ang aking loya. Loya ko. Okay. So yan na guys, tapos na. Malinis ang aking loya. Yan, tapos na. Ito pa guys, ito yung ating bagong tanim. Yan. No, dami ko na naman gulay. Walang ano yan, walang katapos ang tanim. Pagka maubos na naman yung unang tanim, tanim na naman. Yan. Yan ang tinatawag nila guys na tawag nito talumi. Yan, tawag nila dito talumi. Ito naman guys, tawag nila dito kwatsay. Ito naman pausin pichay or tabay chay. Yan, tawag nila yan. Ito yung aking sili. Lachaw. Ito naman yung aking talong. Yan, talong. Yan. So, yan na naman guys. Yan yung aking mga tanim. Pero yung may bago, pero hindi pa naubos yung una. Ayan yung una kung ha. Tanim. Yan, marami pa. Yung iba hindi pa naumpisahan. Yan. Yung repolyo ko hindi pa naubos. Ayan, hindi pa naubos. Marami pa. So, yung ano, itong bagong tanim, may uod. Oh, maraming karo-karo. Ayan. Dadamputin ko na naman yung uod pagka natapos ako magdamo sa luyahan. Ayan. So, ayan. Lagyan natin yung asin, ang tubig. At ako ay magdadampot ng uod sa gulay para ang uod mamatay. So, ayan na guys, yung tubig na nilagyan natin ng asin. Makahanda na siya. So ito na guys, dahil natapos na ako sa aking pagdadamo, ang gagawin ko ngayon ay magdadampot ng uod sa mga gulay. Ayan, diba guys, may uod. Ayan. So, ayan yung uod, ayan. So, ayan. Ang daming uod. Ayan. So, dahil nga ang amo ko ay ayaw gumamit ng mga medisina pang pamatay ng uod, dadamputin ko na lang siya. Kasi nga daw, hindi daw nakakabuti sa ating katawan ang mga gulay na naisperhyan ng mga medisina. So, para healthy ang ating mga gulay, dadamputin na natin ngayon ang mga uod. At ilagay natin siya sa tubig na may asin para mamatay ang uod. Okay guys, umpisahan na natin ang pagdampot ng uod.
So, ilagay natin siya dyan sa tubig na may asin. Yan. So, mamatay na yan siya, guys. Yan, marami. Yung iba maliliit pa. Yan, yung iba mga maliliit pa. Tapos lumalaki na yan. Yung iba, mga malaki na. Iba walang uod. So itong ano, yung cauliflower, paborito talaga ito ng mga uod. Yan ang pinakamadaming may uod.
Dito sa Repulyo, wala masyado. Ayun, mayroon pala. Kailangan magtiyaga, magdampot ng uod sa gulay. Yan. So, ang daming uod, guys. Diba? So, ayan, guys, yung mga paru-paro. Ayan ang dahilan kung bakit maraming uod sa mga gulay. Diba guys, maraming mga paru-paro naglilipad-liparan. Ayan. Ayan ang mga paru-paro. So ang daming mga paru-paro. Ayan, yan ang dahilan kung bakit marami ang mga uod sa mga gulay. So ayan na guys yung mga uod na aking nadampot. Ang dami. Diba? Ubusin nila talaga yung gulay. Kung hindi dadampotin yan, wala naman talagang ngipin yan. Bakit mauubos nila ang gulay? Ayan na guys. So, dito na magtatapos ang aking pagdadampot ng mga uod sa gulay.